Ay. Okay lang. Kanila na lang. Ay, may nalaglaw. Sayang yan. Baka pwede ba yan? Maliit man sa inyong paningin, sa sarap at nutrisyon ay di ka naman bibiguin. Magandang araw! Kung bago ka sa channel ko, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe para sa dose of plantastic vibes ng iyong garden angel. Ang mulberry ay kilala sa napakaraming health benefits na maaaring makuha hindi lang sa mga bunga kundi pati na rin sa mga dahon nito. Kilalang mayaman ito sa vitamins at minerals katulad ng vitamin K, C, A, at E. Gayon na rin ang mga minerals kagaya ng iron, potassium, magnesium, phosphorus, sodium, at zinc. Ilan sa mga health benefits nito ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol level, mainam sa pagpapabuti ng paningin, at nakakapagpabuti rin ng sirkulasyon ng dugo, nakapagpapalakas ng immune system, at nakakatulong sa pagtunaw ng kinain dahil sa taglay nitong dietary fiber. Kaya naman, bukod sa direktang pagkain ng prutas ng mulberry, ay ginagawa rin itong pie, wine, at jam. Habang ang dahon naman ito ay ginagawang tsaa, at minsan pa ay inilalahok sa ulam tulad ng tinola, munggo, o ginataan. O di kaya ay crispy chips. It tastes like? It tastes like cooked shrimp. Cooked shrimp. With fried. Ang mulberry ay isang uri ng bungang kahoy na maaaring lumaki ng 30 to 80 feet. Patay na! Paano kung walang space na mapagtatamnan? Don't worry, dahil pwedeng gumamit ng mga plastic containers sa pagtatanim upang makontrol din ang paglaki nito. Pwedeng magpatubo ng mulberry sa pamamagitan ng pagtatanim ng mismong buto nito. May mga nabibiling mulberry seeds online. Siguraduhin lamang na legit mulberry seeds ang mga mabibili mo. Ang germination ng mulberry ay maaaring tumagal hanggang 90 days. Bukod sa matagal, ay napakaliit ng tsansa na makapagpatubo nito dahil sa tamang moisture or temperature na requirements. At kung makapagpatubo ka nga, ay kailangan mong maghintay ng 10 taon bago ito mamunga. Loh! Okay lang yan, dahil may isa ka pang option. Ang itanim ito mula sa cuttings. Kailangan lamang pumutol ng matured stem ng halaman. Ito yung brown at matigas na parte ng sanga. Tanggalin ang mga dahon. Huwag ka nang manghinayang kung may mga sanga na may usbong na bulaklak na matatapyas sa pagpuprun mo. Pagtuunan ng pansin ng mga nodes. Importante din ang bilang ng nodes upang malaman kung gaano nga ba kahaba ang puputulin. Bumilang ng 4 hanggang 5 na nodes sa bawat putol. Kayasin ang dulo ng cuttings kung saan tutubo ang magiging ugat nito. Pero paano naman ako makakatapos sa ginagawa ko? Ayan, pagkatapos ay pwede na itong direktang itanim sa lupa o maaari din namang paugatin sa ibang lalagyan habang naghahanap ng permanenteng pagtatamnan. O kung may pagbibigyan ka. Mahalaga din na masigurado na hindi matutuyo ang kabilang dulo nito, kaya ilagay mo na ito sa bahaging hindi masyadong naaarawan. Hayaan lamang itong ugatan, matapos nga lang ang 5 araw ay mapapansin na ang pagtubo ng mga dahon nito.
kasabay ng maliliit nitong bunga. Ito yung mabuhok na kulay green na umuusbong kasama ng dahon. Pero kung mapapansin mo na namumulaklak naman ang mulberry mo pero hindi nagtutuloy, malamang ito ay male plant. Suriin mo ang mga bulaklak, masdan ang pagkakaiba. Ang murang mulberry ay kulay green o yellowish. Pinkish at reddish naman ang manibalang. Kaya maasim pa to. Malalaman mong hinog na ito kung kulay purple or halos blackish na. Mapapansin na mukha itong isang bungkos na maliliit na ubas. Dahil ang mulberry fruit ay binubuo nga ng maraming maliliit na prutas. Ingat lang dahil ang hinog na mulberry ay nagmamantsa at kusang nahuhulog sa lupa. Ang laki ng mga bunga ay depende rin sa variety or tagal ng pagkakatanim mo. Bukod sa madaling paramihin, ay madali ring alagaan ang mulberry dahil drought tolerant at low maintenance ito. Lalaki at mamumunga ito kahit hindi masyadong alagaan o madiligan. Pero paano padadamihin at palalakihin ang mga bunga nito? Tulad ng ibang halaman, ay mahalaga ang pruning sa mulberry. Ang pruning ay ang pagbabawas ng bahagi ng halaman katulad ng sanga, dahon o ugat. Ginagawa ito upang mapunta ang nutrisyon nito sa pagpapadami ng bunga. Para sa iba pang gardening terms, ay maaaring panoorin ang aking video ng Gardening 101. Kadalasan na ini-stress ang puno ng mulberry sa pamamagitan ng pagkalbo ng mga dahon nito upang mapilitan itong magbunga kasabay ng pag-usbong ng mga dahon. Kagaya ng naobserbahan natin, noong nagpapatubo pa lamang tayo nito from cuttings. Isa pang ginagamit na technique ay ang festooning, kung saan binibend ang mga sanga nito at itinatali o nilalagyan ng pabigat upang ma-stress at muli ay maglabas ng bunga kagaya nito. Ang mga mulberrying ito ay 1-year-old pa lamang. Pinili kong limitahan ang paglaki nila sa pamamagitan ng pruning at festooning dahil nga sa wala akong espasyo sa bahay. Ngunit kung hahayaan ko itong lumaki, ay maaari itong maging kasing tangkad nito sa loob ng isang taon. Sa punong ito ko kinuha ang mga cuttings na itinanim ko. Ang variety ng aking mga mulberry ay Illinois. Ang mga bunga nito ay mas malaki kaysa sa native. Kaya naisip ko na lang ilipat ito sa mas malaking container para mas mag-expand ang ugat nito at lumaki rin ang puno. At maobserbahan din ang paglaki ng mga prutas nito. Oh, excited ka na magtanim ng mulberry, no? Kung nagustuhan at natuto ka sa episode na ito, ay don't forget to like and share this video. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga post ko. Sandali lang, paano nga ba gumawa ng crispy chips? Let's just a little bit chicken and this cool. This cool. Like and subscribe. Happy planting!